Ito na ang netizen power na magbibigay boses at mata sa mga nasa social media. Tinag sa Rafi Turfo in Action Facebook page ang viral video tungkol sa isang 16 anyos na binatilyo na nabugbog sa Taytay, Rizal. Kapansin-pansin daw na may mga tauhan ng barangay sa eksena. Duguan na raw ang binatilyo pero ayaw pa rin itakbo ng mga taga-barangay sa ospital. Panoorin po natin. Ano ba kayo? Sino ka ba? Karating lang po. Sino ka? Kanya pa ako sinisiwan kanina. Ang sinabi ko po sa inyo, yung bata kasi kanina pa po yung dugo. Nagkatapag na kayo! Sa ambulansya! Nagkamutin na kayo! Nagkaturok po kasi yung bata sa emergency. Bago nga nga nung ano. Kaya nga! Sa sakya namin nagkulong ako. Ito pinaresa ka din yung sakya. Binigyan ko po. Pwede naman try si Pino. Then kinuha po nung lalaki nakabuti yung 50 kasi gusto ko dalhin sa emergency. High blood ka, brad. Sige na. Pasensya na po pero diniskriminan niyo kasi ako kaya gusto kong bumunta rito. Karating lang namin doon. Puro responder. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo kung saan niyo po dadalhin. Tapos bigla niyo po sinabi, bakla ka, ano bang alam niyo? Dala pala kasi sa akin, inintayin niyo pa kami. Dala pala kayong kutsi. Ayaw po kasi paalis sa inyo, chairman daw po doon. Kaya inintay na po namin kayo kasi sabi tinawag daw po kayo. Aba, kumakain. Oh, wala daw po pala kayong pakialam ni. Wala kang pakialam. Kailangan daw rin kayo. Rintik naman eh. Papadala ko sa emergency. Para kayo. Ay, papadala ko sa emergency. Ayan o, ayan o. Nakikita niyo na ba? Hindi, ganito na lang po. Sasabihin ko po kay Mayor. Sabihin mo, sabihin mo. Opo. Sabihin mo. Kayo. Papadala niyo eh. Pagdating namin dyan, nakahiga pa din. Aba, siyempre. Talong babae. Tanungin niyo kung anong sinabi namin. Papadala sa emergency. Kailangan niyo lang. Isang barangay. Makakausap po natin si Jennifer Buiza, ang nanay ng nabugbog na binatilyo. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Jennifer. Ma'am? Miss Jennifer Buiza? Hello? Okay. So, Ma'am Jennifer, ano raw pong dahilan bakit ho nabugbog ang inyong anak? Hello? Ma'am? Ma'am, narinig niyo na po ako? Miss Jennifer? Yes. Okay. Si Rafi Tulfo po ito, live na po tayo sa TV5. Ano po? Sa Action sa Tanghali. Apo. Ma'am, ano raw po ang dahilan bakit ho nabugbog ang inyong anak at bakit ayaw po agad dalhin ng mga taga-barangay sa ospital? Yun nga po ang hindi ko rin maintindihan eh. Kaya nga po nagreklamo ako sa kanya nung, sa kanila nung araw din na yun eh. Hmm. Kasi hindi ko nga po alam bakit ginawin nila yung anak ko. Eh ang nangyari daw po, simpleng away lang ng mga nag-trip lang. Mga nagkaabulan hanggang sa makarating sa may malapit sa kanila. Okay, so... Tapos, bigla na lang daw po dinampot yung anak ko nung nakamutob na lalaki, na yun daw ang umupak. Okay, so ibig sabihin, ano to, rumble? Opo. Na mga kabataan? Opo. Okay, pero doon po sa diskusyon sa video, dalawa ho ato doon kawarin ng barangay, nang gagalaiti sila dahil meron natin nagsasabi dalhin na sa ospital at ayaw nila. Ano raw po ang dahilan? Bakit ayaw nilang dalhin? Sabi daw po, sira daw po yung ano nila, ambulansya. Ay kung sira ambulansya, pwede naman ho silang magpara ng ibang sasakyan. Oo, tricycle, pwede naman. Eh ngayon nga po, ang ginawa nga po nung uploader ng video, binigyan daw po ng 50 yung anak ko. Nasabi, dali na raw po sa emergency at duguan nga po. Okay. Tapos, ang ginamaman daw po nung isang lalaki na umupak po dun sa anak ko, kaya po si 50 pesos, ibinulsa niya. O so ibig sabihin, yung nag-upak sa anak ninyo, naroon lang at hindi man lang inaresto o hinuli ng mga taga-barangay na naroon na sa mga oras na yon. Opo, kasi ang pakilala daw po niya, ano din daw po siya ni chairman. Okay, sige. Sandali lamang po, mama, kakausapin natin si Arturo Angeles. Chairman ng Barangay Sapang Pila, kung saan nangyari ang sugatan o ang sagutan. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Chairman? Hello. Chairman Angeles, kayo po ay purok chairman. Hindi po kayo ang mismong barangay chairman. Ano po? Hindi po. Ako po yung appointed po ako. Appointed. Sige, very good. So, Chairman, bakit hindi niyo po itinakbo sa emergency yung pong nabugbog na binatilyo? Sir, ano po ganito po kasi pangyayari. Regarding po doon sa, ako po biglang gising dahil na, alawang ko po na tawag dito yung may away po sa nasasakupan ko. Ngayon po nakita ko nagpupukulan. Tinampot ko po siya dahil kasama po sa, okay. Yan po nasuntok nung isang naligawan kasi hawak ko po biglang nagpupukulan. Oo nga sir, meron na nga pong bugbugan. Aminado na ho nga yung nanay, Apo. Nagkaroon po ng rumble o riot, kung ano pa mang gusto mong i-term doon.
Ang tanong nga lang po, sir, nandun eh, nagdidiskusyon yung barangay, mga taga-barangay at saka isang concerned citizen na nagbibideo. Bakit wala man lang isa doon sa mga tauhan ninyo ang nagmalasakit, ang gumawa ng aksyon na para isakay siya sa tricycle kasi sirado yung ambulansya ng barangay, isakay sa tricycle at dalhin sa emergency room? Hindi po, ganito po. Una po sa akin po, ano po, bibigay ko po sa inyo. Itatakbo ko po yan, regarding po, tumawag na po ko ng rescue. Ngayon po, hindi po, sabi kasi sa akin kami na yung rescue, hintayin mo na chairman kasi hindi mo pwedeng itakbo mag-isa baka ikaw ang maipit sa emergency. No, chairman, ikaw naman, ginagawa mo naman ako estupido tulad mo. Ikaw malilindikan sa emergency. Eh, barangay chairman ka, purok chairman ka nga. Di ba, mag-identify ka lang sa emergency. I am the purok chairman. Merong nangyaring gulo sa aming lugar. Ito ang isa sa mga casualty doon sa Rambol at dinadala ko rito, pakigamot. Ganun lang sabihin mo. Sinabi ko po sa kanila yung pero yung po pinukul sa akin doon po sa taas eh. No, chairman, ikaw ang purok chairman sa lugar. So you call the shots. So ibig sabihin, hindi mo lang talaga ginawa kung ano nang rapat. Siguro, eh mga bata mo ang nambugbog dito sa Binatilio. Hindi po, regarding po, wala po akong kasama. Ako lang po yung rumisponde. O kaya nga, chairman, di ba bakit, pwede ka naman tumawag ng tricycle kung sira talaga yung ambulansya, pero may nakikita akong sasakyan doon sa tabi. O pwede mo naman ikarga doon? Hindi po, ano, sir, ano po, malayo po sa lugar ko po yun. Malayo pa po ako, medyo mahaba-haba pa po bago mo biyahe po sa main. Okay, sige, malayo ka pa sa lugar. Eh, sino yung mga taong nasa barangay hall na nagkikipag-diskusyon doon sa concerned citizen na nirequest na dalhin na sa ospital yung biktima? Ayun po yung brigada kung tawagin. Ano pa? Brigada. O, eh bakit hindi umaksyon yung brigada? Kasi ako po pagka-turnover ko sa kanila, sinundo ko lang po kagad yung nanay ng bata. Sir, ang layo ng mga sagot mo eh. Kailangan pa ba sunduin yung nanay ng bata bago dalhin siya sa ospital? Hindi po, sir. Kasi yung mismong girlfriend niya, yun ang mismo nagsama sa akin. Kuya. Sir, ganito na lang po. Next time, sir, pagsabihan mo yung mga barangay tanod mo na kapag may ganitong klaseng sitwasyon, may sugatan, may nabugbog, agad-agad dinadala sa ospital, tumawag kayo ng police para maklear yung area. Sige po, sir. Kasi yun lang naman po kasi sa akin kami. Appoint lang naman. Sumunod lang po kami doon sa pinag-utos namin. Sino po nag-utos sa inyo? Na wag dalhin sa ospital yung ano, biktima? Yung sa rescue po, rescue. Sa rescue? Kasi may lipit nga raw po ako. Ako naman sinabi ko naman po, tinulungan ko naman po yung bata, hindi ko naman po siya pinabayaan kahit naman. Sino po doon sa rescue nagsabing maipit ka kapag dinala mo sa emergency ang isang sugatan na na biktima? Kasi dadalhin ko na sabi nga wag. Sino nga po doon sa rescue nagsabi noon? Ano po, ang pangalan po, Maylin po ata, Maylin. Maylin, may. Ay, Maylin po, Maylin. Ah. So naniniwala ka naman doon sa sinabi niya, huwag mong dalhin. Hindi naman po, siyempre kasi po sila po yung nasa main. Ako lang po yung point man lang po. Di isa lang ako din nung mag-rescue. Next time, chairman. Po alam. Next time, chairman, pakilagay lang po ito sa inyong kukote. Ano po, please. Please, parang awa nyo na. Pag meron pong ganito mga insidente, merong sugatan, meron pong biktima na nakatiyaya sa kalsada at bugbog serado, kung wala ho kayong makuhang sasakyan nyo sa barangay dahil sira, pwede naman ho kayo magpara ng tricycle dahil nyo na agad sa emergency room. Hindi ka mapapahamak, trust me. Kapag napahamak ka, pumunta ka rito, tutulungan kita. At yung nagsabi sa iyo na mapapahamak ka pag dinala mo sa ospital, yung biktima, bobo yun, chairman, ob-ob. Pinakapit, malo sa lahat ng mga ob-ob. Wala nang ob-ob pa sa kanya. Siyempre, hindi ka bobo, chairman. Matalino ka, di ba? Kaya ka nga in-appoint dahil matalino ka, di ba? Oo. Oo. Next time, huwag ka na maging ob-ob, chairman. Ano, sir? Opo. Oo. Pakipagalitan mo na lang po, chairman, yung mga bata-bata mo. Hindi, sir, kasi po sa menu po, ito yung mga brigada po. Yun po yung mga tao po ni Kapitan. Ah, hindi nyo po sakop yun. Sige po. Sige po. We'll deal with them later after the show. Sige po. At least, chairman, alam nyo na next time, pag meron pong ganung biktima na nakatihaya sa kalsada, dalhin nyo agad sa emergency room, huwag ko kayo matakot at huwag kayo magpapaniwala doon sa mga sinasabi ng rescue na mapapahama kapag dinala mo sa emergency room. Kasi madalas na po yan, isang beses na ano na ako, inaipit na po ako sa PNP. Saan mo? Sa PNP, naipit na rin po ako nangyari yan sa ano, binulping ganyan. Kaya next time, chairman, pumunta ka rito, tulungan kita. Akong bahala sa'yo, sagot kita. Sige po, salamat po. Salamat po, chairman. So, Ma'am Jennifer. Pa?
Kung gusto niyo po magsampa ng kaso laban po doon sa mga nambugbog pati doon sa mga taga-barangay na hindi po umaksyon, pumunta po kayo rito, tutulungan po namin kayo para makakuha ng ustisya ninyo. Pupunta nga po ako dyan. Bilang po ako na ano ka po, na-late lang po ako nang dating. Sige po. Ma'am Jennifer, antayin po namin kayo. Opo, opo. Magandang tanghali po, Ma'am Jennifer.